mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Naniniwala ba kayo na ang ex ay hindi na dapat binabalikan pa? Kung oo ang inyong sagot, bakit nyo naman po nasabi? Kung hindi naman, ano naman po ang naging dahilan nyo? Alin man kayo sa dalawa? Para sa akin kasi, depende sa sitwasyon na mayroon kayo. Magandang araw po sa lahat ng ating mga listeners. Bago po natin simulan ang kwento ng ating bida, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe at i-hit ang bell notification dito sa aming channel para lagi kayong updated sa mga new videos na i-upload namin. Maraming salamat po. Ako po si Drew, 28 years old. Bumabati po sa inyong ng isang magandang araw. Kasalukuyan kaming naninirahan ng pamilya ko dito sa isang malamig na lugar. Walang iba kundi sa Baguio City. Nanggaling ako sa isang simpleng pamilya. Pero masasabi ko na salat man kami sa ibang bagay, pero sa pagmamahalan naman ay sobra-sobra. Lumaki kasi ako na puno ng pagmamahal sa aking puso. Kaya nang magkaroon ako ng kasintahan, ay ibinigay ko ang lahat ng nararapat na pagmamahal para sa isang babae. Ang istoryang ibabahagi ko ay nangyari 7 years ago na ang lumilipas. Noong kasalukuyan akong nagtatrabaho sa mall, mayroon akong long-time girlfriend noon na itago na lang natin siya sa pangalan na Anika. Gaya ng ibang relasyon, syempre naging masaya kami sa piling ng bawat isa. Patunay yon, kaya umabot kami ng 5 taon nito. Kilalang kilala na nga namin ni Anika ang isa't isa. Yung tipong alam na alam namin pag may di kami sinasabi sa isa't isa. Yung tipong kabisado mo na ang bawat tingin o kilos na gagawin niya. Kung ano man ang mga dahilan ng mga yon. Kaya kung may itinatagong kami o hindi sinasabi sa isa't isa, ay siguradong mararamdaman namin yon. Ngunit syempre, lahat ng relasyon may mga pagbabago. Pagbabago na hindi ko akalain na aabutin namin ni Anika. Isang araw, inaya ako nitong lumabas. Bakit naman dito sa park mo na piling magpunta? Akala ko kakain tayo sa favorite restaurant natin. Pagtatanong ko dito. Wala lang. Gusto ko lang makapag-usap tayo ng maayos. Dito sa park kasi konti lang ang tao. May mabibilan naman diyang pagkain eh. May privacy pa tayo. Sabi nito. Kunot na ako naman itong tinanong kung ano ba ang pag-uusapan naming dalawa. May gusto ka bang sabihin sa akin, Drew? Hindi ko inaasahan na tanong niya. Once for all, sabihin mo na sa akin ng totoo. Nararamdaman ko na rin naman kasi eh. Dugtong pa nito. Sandali akong nanahimik para mag-isip. Kung tama ba ang aking isasagot dito? Baka kasi magkamali ako. Pero sa huli, nagtapat na rin ako. Anika, sorry, pero kasi, sagot ko.
Nagulat ako nang dugtungan niya ang dapat sasabihin ko. Kasi ano? Kasi dahil hindi mo ako mahal? Hindi ka na masaya sa akin? Sabi nito. Nabigla ako sa sinabi niya, pero mas nagulat ako sa kanyang sinunod na mga sinabi. Don't feel guilty, Drew. Dahil ganun din ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko na maramdaman pa ang relasyon natin. Parang bigla na nga lang nagbago ang lahat. Parang may kulang. Parang hindi na tulad ng dati. Ewan ko ba? Wika nito. Tama si Annika. This past months, maraming ang naging pagbabago sa relasyon namin. Ilang sandali kaming kapwa na nahimik ni Annika hanggang sasabay kaming nagsalita nito. So, paano na? Sabi namin parehas. Let's break up? Casual na sabi nito. Sige, kung yan ang gusto mo. Maikling sagot ko. Napagkasunduan nga namin na maghiwalay na lang ni Annika kaysa mag-stay pa kami sa relationship na kapwa naman namin hindi na gusto pa. Inisip namin na baka may ibang tao na makapagpapasaya sa bawat isa. Hindi naman ako magpapaka-plastic sa inyo. Oo, nasaktan din naman ako sa paghihiwalay namin ni Annika. Kasi marami na rin kaming pinagsamahan nito. Ang kaso, ganun siguro talaga. Hindi lahat mag-i-stay. Hindi namin napanatili ang love at spark sa relasyon namin. Kaya ayon, nauwi kami sa hiwalayan pagkatapos ng ilang taon naming relasyon. Mas pinili na naming maghiwalay kaysa mag-stay sa isang relasyon na di ka naman masaya. May point naman kami, diba? Naghiwalay man kami ni Annika, ay nanatili kaming magkaibigan nito. Sounds awkward ba? Pero sa amin ni Annika, hindi naman ganon. Ang totoo, sounds great pa nga sa amin yon. Kasi nagkaroon kami ng instant best friends. Maniwala man po kayo o sa hindi, ganun ang nangyari. Walang awkward moment na nangyari sa amin. Tsaka wala naman dapat ika-awkward. Nang malaman ng mga kaibigan namin na naghiwalay na kami, ay nagulat ang mga ito. Pero mas nagulat sila nang malaman nila na nanatili kaming magkaibigan. Pwede daw pala yon. Ang mag-ex, magiging magkaibigan. Ang alam daw nilang ganon, yung may love pa rin sa isa't isa. Dahil doon, madalas pa rin nila kaming tuksohin sa isa't isa, lalo na ang aming kaibigan na si Raya. Siya ang pinaka-close namin ni Annika sa barkada. Siya rin ang paulit-ulit na nagsasabi na balang araw magkakabalikan din daw kami. Sigurado daw siya na mahal pa namin ang isa't isa. Nagsawa lang daw kami, pero sooner or later, marirealize din daw namin na mali na naghiwalay kami. Sa tuwing ganon ang sinasabi ni Raya, ay tinatawanan ko lang ito. Para sa akin kasi, magkaibigan na lang kami ni Annika. Nothing more, nothing less. Nagpapaligaw na nga siya sa ibang lalaki, habang ako naman ay nanliligaw na rin sa ibang babae. Sa kabila nun, naging madalas pa rin ang aming pagkikita nito. Nagkwekwentuhan kami tungkol sa mga ganap sa aming mga buhay. Sino na nanliligaw sa iyo ngayon? Tanong ko dito. Si Dino, remember? Yung katrabaho ko na pinagselosan mo nun? Tugon nito. Annika, bakit pumayag kang ligawan ng lalaki na yon? Bakit siya pa? Sabi ko, bakit siya pa?
tanong ko sa medyo mataas na tono. At bakit naman hindi ako papayag? Sige nga, sabihin mo nga ang dahilan, Drew. Tsaka, teka nga, huwag mong sabihin na... Wait! Sabay lagay ng tuturo niya sa ulo na animoy para bang nag-iisip ito. Nagsiselos ka ba? Tanong nito habang nakatitig sa akin at inaantay ang magiging sagot ko. Hindi, no? Mabilis na tugon ko sa kanya. Ayoko lang sa dino na yon. Parang di kasi katiwa-tiwala ang lalaki na yon. Tsaka sasaktan ka lang nun pag naging kayo. Tingnan mo. Bahala ka. Ikaw din. Tugtong ko. Ah, okay. Sabi mo eh. Sige, mamaya. Sasabihin ko kay Dino na busted na siya. Sagot ni Annika. Ewan ko ba, bakit nakaramdam ako ng saya nang sundin ako nito? Bakit kaya? Sa palagay niyo po. Eh ikaw, sinong nililigawan mo ngayon? Pag-iiba ni Annika sa usapan. Si Shane, bago naming kapitbahay. Tugon ko naman dito. Ganun ba? Ano naman ang itsura niya? Pag-uusisa nito. Siyempre mukhang tao. Sabay tawa ko. Nakita kong tinitigan ako nito ng masama. Isa lang ibig sabihin nun. Umayos na ako ng sagot. Kasi pag hindi, lagot na ako dito. Gaya nga ng sabi ko kanina, kilalang kilala ko na to. Sinagot ko na nga ito ng maayos. Sinabi ko na maganda, morena at syempre matangos ang ilong. Hindi kakugaya ng ilong niyang pango. Natahimik bigla si Annika. Kaya alam kong na-offend ko ito. Ganun kasi siya pag may nasabi akong hindi magandang bagay tungkol sa kanya. Uy, Annika, galit ka ba? Sorry na, nagbibiro lang naman ako eh. Wika ko dito. Pero hindi ako nito pinapansin. Kaya lalambingin ko naman ito. Hanggang sa pansinin na muli ako nito. Ayaw mo pala sa pango, pero bakit minahal mo ko? Pagmamaktol naman ito. Uy, wala akong sinabi na ayoko sa pango ha? Pagpapaliwanag ko. Ganun pa rin kami ni Annika. Parang minsan, pakiramdam namin may karapatan pa rin kaming maglambingan sa isa't isa. This time, naguguluhan na rin ako. Baka totoo nga ang sabi ni Raya. Mahal pa namin ni Annika ang isa't isa. Hindi lang namin maamin. Hanggang dito na lang po muna ang aking istoryang ibinahagi. Sa palagay niyo po, magkakabalikan pa nga ba kami ni Annika or hindi na? Makakahanap na kaya kaming tuluyan ng ibang makapagpapasaya sa amin? Sana po ay patuloy niyong subaybayan ang istorya ko. Nagmamahal, Drew. Shoutout po muna sa mga nag-comment sa mga nakaraang videos. Sana po ay may napulot kayong aral sa story ng ating sender. Naway na-inspire kayo sa story na napakinggan nyo. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address
na momentofromance25@gmail.com.